Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, for today's vlog, I'm going to talk about a tips para dun sa mga aspiring safety officer or safety professionals na gustong mag-apply bilang isang safety. However, wala pa silang enough experience. Okay, so this video is for you. So, if you're new to my channel, please subscribe. And click on na rin yung notification bell, no? Para maging updated ka sa mga susunod ko pang mga safety tips. Okay? So, let's start. It's my life. So for today's tip, no, marami kasi ako nababasa sa mga safety page sa Facebook, and may mga questions din akong nare-receive, no, from anonymous persons. Oh my God! Regarding dun sa question nilang, paano po ba ako makakapag-apply bilang isang safety officer kung wala po akong experience? So, paano nga ba? No. Lahat naman tayo, after graduation, is yan ang struggle natin. Yung paghahanap ng trabaho, dahil unang-una, hinahanap ng mga employer with experience, at least 2 years experience. No. Especially, I'm talking about sa safety fields. So, majority of the employer, syempre, naghahanap ng isang safety officer or safety engineer nila sa site with experience at least 2 years minimum. E paano kung wala kang experience and then you really want to apply bilang isang safety officer sa isang napakagandang kumpanya? So paano nga ba? First of all, of course, aside from your educational background, maliban dun sa natapos mo, either technical course man yan or non-technical, what you have to do is dagdagan mo yung iyong resume ng trainings. Okay? So, ang pinakauna mong gagawin is training. Okay? Invest. Mag-invest ka sa trainings. Related doon sa position or sa trabaho na gusto mong pasukin, of course. Bakit tama mo trainings? So, training is considered as experience. Well, that's my opinion. It's only my opinion, okay? So, dahil wala pa nga kayong experience, eh fresh graduate kayo, and then you wanted to apply as a safety officer sa isang construction services company, etc., it is better to have, of course, the training, no? Because the training is for me is considered as a practical experience. Alright? Even though wala kang proper experience pagdating sa job, but you have this training na required bilang isang safety officer, and you have the chance, of course, to land a job as a safety officer. Okay. So that's my tip for today, no? So kung kayo is aspirant safety professional, safety officer, no? Better to gain experience through training muna kung wala kayong mga trainings. Of course, that's number one. Dahil hindi ka rin naman makukonsider as safety kapag wala kang training. So, para sa mga question nyo kung paano kayo makapag-apply, may iba kasi employer is naghahanap ng 6 months, 1 year experience, kayo fresh grad, gusto nyo maging safety, mag-training muna kayo. Okay? So, in any field naman, kahit hindi safety, kapag gusto nating makapag-land ng trabaho sa ganong klaseng profession, of course, kailangan meron tayong sufficient training aside from our education, educational background sa natapos natin, no? Kasi training is somehow a practical application ng iyong knowledge, no? Unlike sa ating natapos, it's more on theoretical, no? Alam naman natin yan na dito sa Pilipinas, more on theory talaga tayo. It is better to have trainings than nothing, of course. So, yun lang. So, para sa mga aspirant dyan, ngayon pa lang, maghanap-hanap na kayo ng trainings, so, na para sa SO. Okay, so,
mura lang, may mga murang trainings ngayon, especially virtual na lahat ng trainings na kinakandak ngayon. Hindi naman lahat, but majority ng mga STO is nagkakandak through virtual. So, yun lang. Keep safe and God bless.